Romans chapter 5, verse 12 to 13. Therefore, just as a sin entered the world through one man, and death through sin, and it in this way death came to all men because all sin. For before the law was given, sin was in the world, but sin is not taken into account when there is no law. Ang kasalanan ay pumasok sa sanibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Sinong unang kumain sa tinubabawan? Eva. Si Eva. Sa kapas si Adan. Sino nagpasok ng kasalanan sa mundo? Si Eva si Adan? Eva. Si Eva? Eva. Okay, sino po nga nagpasok ng kasalanan sa mundo? Si Adan si Eva? Si Adan? Si Eva. Si Adan? Ikaw? Ikaw? Si Eva? Si Adan. Pumasok. Sinong unang kumain? Iba. Iba may kasalanan. Si Adan kasalanan. Si Adan talaga. Si Adan talaga. Napag-aralan na natin yun eh. Oo. Absin kayo. Natulog kayo. Si Adan po. Si Adan ang may kasalanan. Si Eva nakakain pero si Adan ang kasala. Si Eva hindi pasakot sa ilo. Ito na ha. Therefore, just sin entered the world through one man. Ano yung man? Lalaki, babae? Lalaki. Sino nagpasok ng kasalanan? Lalaki, babae? Lalaki. Si Adan, si Eva? Adan. Inuwatan yung tumboy si Adan, ha? Si Eva, ha? Si Eva, babae yan. Si Adan, lalaki. Ang nagpasok, ngayon, sino ba ang under the law? Si Adan, si Eva? Si Adan. Si Adan. Yan siyang sinabihan na huwag kakainin niya. Wala pa si Eva doon. Pagkatapos nagbigay ng batas, saka pa kinuhang tadyang si Adan at may lumabas si Eva. Yes. Di walang hindi under the law si Eva, si Adan lang. Pag kumain si Eva, wala pang kasalanan pumasok. Pagkain ni Adan, saka pa pumasok ang kasalanan sa mundo. Maraming mga pastor dito walang alam din eh. Ano? Sini kayo? Sino nagpasok ng kasalanan? Adan. Si Eva? Bakit si Eva ganina? Ha? Diba? Itong ano ha? Ito ha? Nasa sanglibutan ang kasalanan. Bago pa. Bago binigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot ang kasalanan kung walang kautusan. Hindi pinanagot ang kasalanan si Eva kasi hindi siya under the law. Hindi siya under sa kautusan. Pero nandito na kasalanan. Pero hindi siya pinanagot. Pero pagkain, pagkagat ng yantok ni Adan, saka napasok kasalanan. The world. Sin entered the world through one man. Ganon. Sarap yun. Ngayon, sa sunod, ulitin ko to. Ang sagot niyo, si Eva pa rin. Ha? Pag ulitin kong turo to, ang sagot niyo, si Eva pa rin. Ikaw, ito. Natulog to. Sino ang pumasok ng kasalanan? Si Adan. Ito, si Jaja kaya. Sino ang nagpasok ng kasalanan sa mundo? Si Adan, si Eva. Adan. Ang iba narinig ko eh. Adan! Ito na. The sin committed by Adan had caused sin to enter the world since then. The spirit of Alahayam depart from all the elect of Alahayam before the foundation of the world. Ang kasalanan ginawa ni Adan ang dahilan para makapasok ang kasalanan sa sanglibutan mula noon. Umalis ang espiritu ng Alahayam sa kanyang mga pinili sa lahat ng na naging mga anak niya
bago likhain ang sanglibutan. Ayan, ganda. Ito pa rin. Kayo, kasama pala tayo dyan, no? Kung nawala yung sinito. Nakikita kayo dito. Kunwari! Kayo si Adan, ha? At kunwari din kayo si iba. Pero Adan lang muna kayo. Kahit babae kayo. Katawan? Espiritu? Kaluluwa. Kaluluwa. Soul? Body? Our body? Spirit. Tandaan nyo, ha? Ika, ano ka? Soul. Spirit. Body. Ayan ang body. Ngayon, si Adan to, o either si Iba, ganun din, pareho. Yung kumain si Iba, wala pang nawala sa kanila. Yung kumain si Adan, nawala ng spirit. Kamatayan is separated. Separation. Sino ang spirit sa inyo? Sa gitna. O, oh, alis ka na. Patay na eh. So, ang natira, kaluluwa at body. Kato, kaluluwa at saka body. Si Adan o si Iba, ganun din. Kaluluwa, body. Wala na sa inyo spirito. Ngayon, ang mga nasa taas naman, dyan, dito ka. Kala mo ah. Balik ka dito. Kala mo ah. Oh, makikita oh, kayo sa TV. Sikat na yan. Doon sa taas, sikat yan. Doon sa taas, kung gusto ng maraming tao ha, nanalig na panganak na sa taas, ito lang na sa lupa. Wala nang espiritu, body and soul na lang. Ito sa taas, ikaw ang kaluluwa. Ito ang spirit. Oh. Wala pang body, nasa taas pa eh. Ngayon, yung kumain si Adan, naalis ang espiritu. Naalis ang espiritu na. Saan ang espiritu dito? Ikaw? Ito ang kaluluwa. Lahat tayo sa taas, mga kaluluwa na lang. Wala na tayong espiritu. Patay, walang ginawa nila. Kaluluwa na lang tayo lahat doon. Ngayon, dumating ang panahon, naging tao to. Naging tao, itong kaluluwa nito. At mayroong katawan na ganito. Ikaw ang katawan. Body and soul. Body and soul ito, or spirit. Na kailangan ito, mapanganak muli, maborn in the spirit. Kailangan mapanganak muli. Yun ang sinabi na. Kasi ang mapanganak muli, yun lang may unang kapanganakan sa taas na born from above. Pag wala kang born from above, hindi ka mapanganak muli. Yung mga serpensi, eh, walang born from above yan, hindi talaga mapanganak muli yan, hindi talaga maborn again yan. Ngayon, itong dalawa, body and soul, walang spirit, yung narinig nila, ang tunay na pangalan, pumalik na born again. Balik ka, Espiritu. Kompleto na born again na. Body, soul, spirit. Yan ang born again. Tayo lahat. Born again. Ngayon, ito naman, body and soul. Bago namatay ito, si Adan, ibautismohan mo na ng anghel. Body and soul lang. Pagbalik na sa taas, saka pa may spirito. Pagbalik na sa taas, magkataan libre na kayo. Ang dalawa. Gets na. Ito na yung tatlo. Ito. Ikaw, body. O, yan. Opo. Ito. Tandaan mo, spirit, body, body, soul.
soul, spirit. Spirit. Oh. Ito yung born again. Masyayarin. Hindi born again Christian. Kasi ang born again Christian, paano siya ipanganak siya muli? Kay Christian, kay Kristo. Sino yung Kristo? Satanas naman yan eh. Si Serapis Kristo. Ngayon, yung hindi pa siya born again, wala to. Yan lang. Yan ang dalawa. Ngayon, yung na-born again na, masaya na eh. Ay, palakpakan natin na na-born again. Yan. Maraming hindi nakaintindi sa tan born again eh. Akala lang, born again ka ba? Born again kasi mabait ako. E ngayon sa bahay ka, ito na born again. Pag bumait, born again mauli. Born again in the spirit na tinutukoy, hindi born again sa good work. Bura-bura ang record. Anong sinabi rito? Basa! Psalms 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Ako'y masama na buhat ng isinang makasalanan ng ako'y hinduwa. Oh, makasalanan na! Kasi yung mana sa kasalanan ni Adol, di ba, na mana sa lahat ng mga pinanganak sa taas. Oh, soul and body na lang pagbaba na lang spirit na kailangan mabalik, mauli, mabalik ang spirit. Yan. Basa. That's the reason why a man must be born again in the spirit. Abalahayam. Yan ang dahilan kung bakit ang tao ay kailangan may panganak muli sa espiritu ng alahayam. 1 Corinthians chapter 12 verse 14. The man without the spirit does not accept the things that come from the spirit of alahayam, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritual discerned. Sapagkat ang taong di tinanarhanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng alayam. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan. O yun, yung hindi pa born again, pag mangaral ka sa salita ng alayam, hindi na pansinin niya, wala kapuluhan. Wala pang Espiritu, hindi pa siya napanganak muli. Wala pang Espiritu nandun sa kanya. Pero pag mabonigin na siya, maintindihan na niya. Monoa na. Pero yung walang espiritu, ayaw tumanggap ng kaloob mula sa espiritu ng alahayam. Para sa kanya, kanila kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan. Kasi hindi pa nabonigin. Yan ang nangyari. Basa. John chapter 3 verse 5. Yahawa siya answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of Alayam unless he is born of water and the spirit. Sagot na naman ni Yahweh siya, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Alayam. Kailangan magpanganak muli. Anong tinutukoy ng tubig ito? Yung dugo ni Yahweh siya, di ba sa my blood is the water of life. Na kailang mabuhos ang dugo, na maniniwala ka sa kanyang dugo, at nandiyan ang espiritu ay makapasok sa kalayaan. So, born again lang ang makapasok sa kalayaan ng langit. Si Adan, pagbalik doon sa third heaven, i-baptize pa siya eh. Ngayon, first book of Adan, anik, basa. For my blood shall be the water of life unto thee at the time, and not to thee alone, but to all, and to all those of thy seed who shall believe in me, that it be unto them for rest forever. Malaking factor ang dugo ni Yahweh Shai sa born again. Basa sa Tagalog. Sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo sa panahon iyon. At hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong mga inapo na naniniwala sa akin na ito sa kanila magpakailanman. So, yung dugo ni Yahweh Shai, yun ang factor sa born again. Tingnan mo ang Good News Bible na bad news niya, fake news. Ito, 3, 5, basa.
5:3-5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y pinanganak naman muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Tubig ha? Sa pamagitan ng tubig. At yun ang translation dito. Sa King James tayo, basa. Titus, verse 3, prayer. But chapter 3, verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Na hindi dahil sa mga gawa sa katotohanan na ginawa natin sarili kundi ayon sa kaniyang kaawaan at ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yan ha, yan sa Egypt yan. Pero dito tayo sa, eto ha, eto ganun rin, King James ay. Dito tayo. Paano matuto ito mga yan sa Ito na. I-translate natin ha. Ito na translation sa English. Basa. Titus 3:5. So, not because of the deeds of charity which we have done saved with us, but out of this grace by the baptism of the second generation and the renewal of the Holy Spirit. Ano sabi? Baptism. But out of His grace by the baptism of the second generation and the renewal of the Holy Spirit. Tagalog tayo. Translated yan. From original. Sige. Titus 3:5. Kaya't hindi dahil sa mga gawa ng pag-ibig na ating ginawa ay naligtas tayo kundi sa kaniyang biyaya sa pamamagitan ng bautismo ng ikalawang kapanganakan at ng pagbabago ng banal na Espiritu. Pagbautismo. Sa pamagitan ng pagbautismo ng ikalawang kapanganakan. Born again. Kailangan ang bautismo. Bakit? Kasi yung pangalan na kapangalan sa iyo ay pangalan ni Satanas. Kailangan mapalitan ang pangalan ni Yahweh sa iyo. Taas kamay, hindi pa nabautismohan. Kailangan din. Taas kamay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na, Shemir. Hindi kayo mabautismohan. Pangalan ni Satanas sa inyo. Okay lang? Ayan. John 5:43. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. Naparito ako sa pangalan ng aking ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan,